Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita! Mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines inalis sa pwesto dahil sa red tagging. Inihaing diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China, hindi makakaapekto sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Kampo ni Christine Dasera hindi kumbinsido sa iprinisintang medico-legal report ng Philippine National Police sa pagdinig kahapon. Bakuna na gawa ng AstraZeneca maaari nang magamit sa Pilipinas matapos bigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration. Politically motivated na mga karahasan sa Amerika, ibinabala. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Binigyan na ng Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration ng Pilipinas ngayong araw ang bakuna kontra coronavirus ng AstraZeneca. Ayon sa FDA, makatutulong upang maiwasang magkaroon ng severe infection ng isang individual. Ito ang balita ni Aiko Miguel. After a thorough review of the currently available data by our medical and regulatory experts, the FDA is granting an emergency use authorization to the COVID-19 vaccine AstraZeneca. Matapos ang masusing pagsusuri ng mga eksperto sa COVID-19 vaccine AstraZeneca, maaari na itong magamit sa Pilipinas. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, naabot ng naturang bakuna ang mga itinakdang kondisyon upang makakuha ng emergency use authorization. It is decided that all conditions for an EUA are present and that the benefit of using the vaccine outweighs the known and potential risks. Maaari lamang ibigay ang COVID-19 vaccine AstraZeneca sa mga edad 18 taong gulang pataas, maging sa mga may iniindang sakit, kalakip na mayroon pa ring assessment ang isang doktor bago ito ibigay sa isang individual. Hindi naman pwede ang COVID-19 vaccine sa mga buntis, batay na rin sa rekomendasyon ng World Health Organization. Ayon pa kay DG Domingo, wala pa namang naitatalang malalang epekto sa mga nakatanggap ng AstraZeneca sa ibang bansa, maliban na lamang sa regular na nararamdaman ng isang nakatanggap ng flu vaccine, gaya ng pananakit sa bahagi ng tinurukan, kaunting sinat at sakit ng ulo na normal anyang maramdaman ng isang nabakunahan. Tumataas rin anyang efficacy rate ng naturang bakuna sa ikalawang dose nito. Ang ikalawang dose ay maaaring ibigay pagkatapos ng 4 hanggang 12 linggo. It is very good in preventing severe COVID-19, halos 100% din. Kaya lang syempre medyo maliit pa yung datos nila at ma-update pa yan as we get more data on the people who are included in the clinical trial. Samantala, nanawagan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sana'y may halal certification ang mga COVID-19 vaccine na dadalhin sa rehiyon. Ayon sa FDA, may ilang vaccine manufacturer na ikinukonsiderang magkaroon ng halal certification. Ngunit sinusuri pa niya ng mga eksperto kung posibleng mabigyan ang mga ito dito sa bansa. Yung Pfizer, ang sabi nila, they're still working on halal certification. Ito pong AstraZeneca, meron po silang certification na na walang animal products or animal source na ginamit sa kanilang bakuna. But I believe they are still also working on a halal certification. Ang halal certified actually is yung Sinovac. Dahil ito po yung ginagamit sa Indonesia and they got a halal certification from Indonesia. Sa ngayon, ina-evaluate pa ng mga eksperto ang EUA application ng Gamaleya, Sinovac at Bharat Biotech, habang hinihintay rin ng FDA na magsumite ng aplikasyon ang Moderna, Janssen ng Johnson & Johnson at ng Sinopharm. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa na ang Quezon City Government sa pagtanggap ng COVID-19 vaccines at pagbabakuna sa kanilang mga residente.
Target ng lokal na pamahalaan na mabakunahan ng mahigit 2 milyong individual sa lungsod. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Sa halos 3 milyong residente ng Quezon City, 70% nito o nasa 2.1 million na individual ang target ng lokal na pamahalaan na isailalim sa COVID-19 vaccination program nito. Mahigit 1 milyon sa mga ito ay prioridad na mabakunahan. Kabilang dito ang Quezon City Government Healthcare Workers, Barangay Health Emergency Response Teams o BERTS, private health workers, senior citizens, indigent persons, uniformed personnel at persons with disabilities na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, bukas rin sila sa mga posibilidad ng paglalaan ng bakuna sa mga pribadong manggagawa na hindi taga Quezon City ngunit nagtatrabaho sa lungsod. Karamihan naman din sa mga private sector employees, marami sa kanila, they may not be residing in Quezon City, but they spend most of their living hours in Quezon City. So it might actually be fair for them to be vaccinated in Quezon City. So this is being considered very seriously. Sa pre-registration at rollout ng vaccination, gagamit ang lungsod ng Q-Citizen Identification o QCID na siya rin kailangan sa iba pang serbisyo na inilalaan ng LGU. Sa pagre-rehistro para sa QCID, tatanungin ang bawat registrant kung nais nitong magpabakuna sa COVID-19. Batay sa isinagawang survey ng lokal na pamahalaan, sa mahigit 46,000 na residente na tinanong, 56% o nasa 26,000 ang nais magpabakuna, mahigit 15,000 naman ang hindi pa desidido, habang nasa 4,500 ang tumanggi na magpa-vaccine. Nananawagan naman si Health Secretary Francisco Duque III sa mga LGU na ipaalam sa mga residente na ligtas sa mga bakuna, bagaman posibleng may minor side effect ito sa individual na tatanggap. Always tell our people that these vaccines are safe. No? Of course, there is no such a thing as a 100% safe vaccines, because you and I know even measles vaccines, even polio vaccines, even the more traditional vaccines do not offer 100% protection. Tiniyak naman ng Quezon City government na handa na sila sa pagtanggap ng mga COVID-19 vaccines kung saan may kapasidad ang kanilang mga warehouse at supply stockpile para sa hanggang 3.6 million doses ng bakuna na inaasahang dadating sa bansa sa susunod na buwan. Sa dami ng mga residente sa lungsod, mahigit 500,000 individual lang ang kayang bakunahan sa 1 bilyong pisong pondong na ilaan ng lokal na pamahalaan. Ngunit ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, sagot na ng national government ang kakulangan na ito. Kung ano po ang kulang, ano po ang kinakailangan na additional vaccines to inoculate the 70% target for Quezon City, ang national government na po ang bahala dyan. You have our assurance that we will commit to inoculate the 2.1 million to 2.4 million residents of Quezon City that we need to inoculate. Sa kasalukuyan ay 24 vaccination sites na ang naaprubahan ng Department of Health sa iba't ibang lugar sa Quezon City at patuloy pa itong dinadagdagan ng lokal na pamahalaan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nadagdagan pa ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease sa Mountain Province. Sinimulan na rin ang contact tracing sa mga karatig bayan ng Bontoc dahil sa posibleng pagkalat pa ng UK variant ng COVID-19. Ito ang balita ni Marvin Calas. 16 na bagong kumpirmadong kaso ng coronavirus disease ang naitala sa Mountain Province ngayong araw, kasunod ng nagpapatuloy na mass testing. Tig-apat na kaso dito ay mula sa munisipyo ng Bisaw at Bauco. 3 sa Bontoc, 2 kaso sa Barlig at Sabangan, habang may 1 kaso naman sa Tadyan Mountain Province. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa Department of Health kung ilan sa mga bagong kaso sa probinsya ang may kaugnayan sa UK variant. Yung mga magpa-positive po sa COVID-19, yung specimen po noon ay ipapadala po sa Philippine Genome Center. So, kung ano po magiging resulta, base po sa kanilang pag-test, doon lang po natin malalaman kung magkakaroon ng karagdagan. Pero as of now, wala pa po tayong nare-receive na information na mayroon pong karagdagan na UK variant sa ating pong region.
Ngayon ang ikatlong araw ng isinasagawang free COVID-19 mass testing sa probinsya bilang tugon sa tumataas na kaso ng UK variant sa lugar. At upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit habang hinihintay pa ang resulta ng swab testing, nagpaalala naman ang Department of Health na manatili muna ang mga residente sa kani-kanyang tahanan. Nagsasagawa na rin ng contact tracing sa mga karatig bayan ng Bontoc lalo na sa mga naging close contacts ng positive UK variant patients gaya ng Sabangan at Sagada sa Mountain Province. Ayon kay DOH Regional Director Ruby Constantino, maaaring may mga naging close contacts ang mga pasyente depende sa travel history ng mga ito. There might be a possibility na mayroong ding naging close contact depende kasi doon sa travel history ng bawat UK variant. Actually, mayroong ang pinapakita ang Baguio, di ba, na possibly din nagbiyahe dito, but it has to be pa rin, i-validate pa rin through surveillance. Sa Kabuuan, mayroon ng 699 total cases sa Mountain Province. 266 dito ang active cases habang 3 naman ang nasawi dahil sa sakit. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiwala ang Malacanang sa imbestigasyong ginagawa kaugnay ng controversial na birthday party ng entertainment personality na si Team Yap sa Baguio City. Binabatikos ang event dahil umano sa paglabag sa pinaiiral na minimum health standards laban sa coronavirus disease. Mismong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nagsabing dumalang siya sa event at aminado itong may ilang lapses sa pagsunod sa quarantine protocols. Iginit naman ng palasyo na walang kinikilala ang pamahalaan sa pagpapatupad ng health protocols. So hayaan na po natin na umusad ang proseso. Buo po ang tiwala ni Presidente kay Mayor Magalong. Buo po ang kanyang respeto kay Mayor Magalong. And when he says that the law will be implemented, we trust that Mayor Magalong will implement the law. Nilinaw ng Department of Transportation na pawang mga empleyado lamang sa depot ng MRT3 ang nagpositibo sa COVID-19 at hindi kasali ang mga personnel na nagtatrabaho sa operations. Iginiit ng DOTR na walang dapat ipangamba ang mga pasaherong sumasakay ng MRT basta't mahigpit na susundin ang mga minimum health standard. Samantala, walang plano ang DOTR na limitahan ang biyahe ng MRT kahit pa tinamaan ng COVID-19 ang 42 sa kanilang mga empleyado. Ito ang balita ni Joannalo. Isinailalim ngayon sa Enhanced Access Control ang depo ng MRT3 matapos na magpositibo sa COVID-19 ang 42 sa kanilang mga empleyado kung saan isa sa mga ito ang pumanaw noong nakaraang linggo. Bunsod nito, nagpatupad muna ng work from home scheme sa mga empleyado ng depo at nilimitahan ang pinapayagang makapasok tulad ng mga maintenance provider. Sa depo, isinasagawa ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga tren bago ito patakbuhin sa linya. Binigyang diin ng DOTR na hindi ang mga personnel sa operations gaya ng mga ticket seller at mga security guard ang dinapuan ng virus. To our MRT3 passengers, regular operations po tayo sa MRT3. Wala po tayong reported case ng COVID-19 among our station's personnel. Ipinapatupad pa rin po natin yung mga health and safety protocols natin sa MRT3. Sa ngayon, wala pang plano ang DOTR na limitahan ang biyahe ng MRT3 bagaman limitado ang kanilang mga tao. Ngunit sakaling kapusin, ayon kay Secretary Arthur Tugade, maaari silang humingi ng augmentation sa iba pang mga linya ng tren tulad sa Philippine National Railways at LRT2. Meron po kaming programa na kung saan meron kaming rotation at pool. Pag kami humugot ng mga tao sa operation, meron na sa pool na ilalagay doon. Yung kasagutan, baka maubos ang tao. Sana ho naman wak. So ang mangyayari, maghihiraman yung other rail networks para tulungan ng MRT3 kung saan may breakout. So pag kunyari may breakout yung isa, make sure yung iba hindi mag-breakout para nasa position siya tumulong dun sa ibang railway network. Sa datos ng MRT Management, 36 sa mga nagpositibo ay pawang mga office personnel sa depo, habang 6 naman ay mula sa mga tauhan ng maintenance provider.
Kinumpirma naman mismo ni Secretary Arthur Tugade na nasa Intensive Care Unit o ICU ngayon si MRT3 General Manager Rodolfo Garcia dahil isa siya sa mga nagpositibo sa COVID-19. Maging si Director for Operations Engineer Michael Capati, kasama rin sa mga tinamaan ng COVID pero kasalukuyan na umanong nagpapagaling. Sinasabing nagsimula ang hawaan ng COVID-19 sa depo matapos na magpositibo ang isa sa kanilang empleyado na nakasalamuhan ng iba pang personnel. Agad silang nagsagawa ng massive swab testing at dito na natukoy ang iba pang tinamaan ng COVID. Naka-isolate na sa ngayon ang mga nagpositibong empleyado at kasalukuyang inoobserbahan ang kanilang kalagayan. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais ng mga alkalde sa Metro Manila na manatili sa General Community Quarantine ang National Capital Region sa Pebrero. Ayon kay Metro Manila Council Chairman at Parañaque Mayor Edwin Olivares, ang naging rekomendasyon ay batay na rin sa pagpasok sa bansa ng bagong variant ng COVID-19. Mahirap na anyang magluwag ng quarantine classification dahil posibleng maging dahilan nito ng lalo pang pagdami ng mga kaso ng sakit. Sinang-ayunan din ng Metro Mayors ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na panatilihin sa 15 to 65 years old ang age restriction na maaaring lumabas ng bahay. Samantala, muling magpupulong ang Interagency Task Force ngayong araw para resolbahin ang apela ng mga lokal na pamahalaan. So baka magkaroon po ng pag-anunsyo before the 1st of February. Sigurado po yan before the 1st of February. Sa kasalukuyan, ang Cordillera Administrative Region at Region 11 o Davao Region ang mga kandidato sa escalation ng quarantine classification dahil nasa moderate risk ang kanilang COVID-19 bed utilization rate. Naghain na ng diplomatic protest si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. laban sa China. Kaugnay ito ng bagong batas na nagpapahintulot sa Chinese Coast Guard na gumamit ng puwersa laban sa foreign vessels na dadaan sa South China Sea. Tiwala naman ang Malacanang na hindi makaapekto ang hakbang na ito sa pagbili ng Pilipinas ng COVID-19 vaccines sa China. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Welcome sa Palasyo ang inihaing diplomatic protest ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. laban sa China kamakailan. Isa itong hakbang upang protektahan ang ating teritoryo, lalo na't inaangkin ng China ang West Philippine Sea. Ngunit may ilang nagpahayag ng pangamba na baka makaapekto ito sa COVID-19 vaccine procurement ng bansa. Ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala itong magiging epekto sa pagbili natin ng bakuna. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pakikipagnegosasyon ng Pilipinas sa China para sa milyong-milyong doses ng vaccine supply. Wala pong epekto yan dahil ibang usapin naman ang bakuna. Ang bakuna po is actually a humanitarian act of the entire planet Earth in response to a humanitarian disaster. Gate din ng palace official. Bagaman nananatili ang foreign policy ng bansa na friends to all, enemies to none, ipagtatanggol ng pamahalaan ng interes ng bansa at ng mga mamamayan. We welcome the diplomatic protest, of course, of the DFA, and this will prove that the Philippines is fully committed to the rule of law and will assert all its rights available under existing principles of international law to defend its interests. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ng Department of National Defense ang isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines dahil sa issue ng red tagging. Kaugnay ito na listahan ng mga sumapi umano sa New People's Army at napatay sa military operations. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na inalis na niya sa pwesto si AFP Deputy Chief of Staff for Intelligence Major General Alex Luna, epektibo ngayong araw, January 28. Dahil ito sa kumalat na listahan ng mga estudyante at alumni ng University of the Philippines na miyembro umano ng New People's Army at napatay sa military operations.
sa inilabas na pahayag ni Secretary Lorenzana. Sinabi nito na sa opisina ng J2 o intelligence nanggaling ang listahan at hindi katanggap-tanggap ang kapabayaan ng opisyal sa trabaho na nagdulot ng kalituhan sa publiko at pagkasira ng reputasyon. Dagdag ng kadihim, hindi niya mapapalampas ang insidente kaya't dapat na managot ang mga nasa likod nito. Noong isang linggo, nakapost sa Twitter account ng Armed Forces of the Philippines Information Exchange ang nasabing listahan. Ngunit inalis din ito matapos na umani ng batikos. Kinundi na ito ng ilan sa mga nasa listahan kagaya ni Attorney Rafael Aquino, ang alumni ng UP na miyembro ng Free Legal Assistance Group na napabilang sa listahan. Nauna na rin humingi ng paumanhin ang AFP sa pamamagitan ng FB post na ito sa Armed Forces of the Philippines Information Exchange page. Tiniyak rin ang sandatahang lakas na nagsasagawa na sila ng investigasyon sa kung sino ang nagpost nito at tiyak na mananagot. Nakasaad din sa post na sinisiguro din ng AFP sa publiko na tinitingnan uli nila ang kanilang proseso upang hindi na ito maulit sa mga susunod na panahon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tinanggap ng kampo ni Christine Dasera ang medico-legal na report ng Philippine National Police. Naninindigan silang may nangyaring krimen sa pagkamatay ng 23 anyos na flight attendant. Ito ang balita ni Dante Amento. Kinustyon ng kampo ni Christine Dasera ang medico-legal report ng Philippine National Police na nagsasabing walang foul play at panggagahasang naganap sa flight attendant. Ayon kay Attorney Brick Reyes, tagapagsalita ng pamilya Dasera, hindi ito kapani-paniwala dahil hindi nag-autopsy sa katawan ni Christine ang doktor na si Joseph Palmero na siyang gumawa ng autopsy report. Nailibing na si Christine noong January 10 bago pa ba nagsagawa ng pagsusuri si Dr. Palmero sa umano'y 18 organ sample ni Dasera. Hindi naman ito autopsy kasi hindi yun na-examine ng bangkay. Yung na-examine niya, parts of organs. Paano mo ma-determine yung cause of death sa parts of the organs? Dagdag pa nito, hindi alam ng pamilya Dasera kung sino ang nagbigay ng mga nasabing internal organs. Dahil batay umano sa naunang autopsy report ng PNP na isinigawa ni Dr. Michael Sarmiento, wala itong binanggit na may naiwang sample ng organ ng biktima. Samantala, nais ng kampo ni Dasera na malaman kung sino pa ang mga nasa room 2207 para maisama din sila bilang respondent sa kaso. Naniniwala silang makatutulong ang mga ito para malaman ang totoong nangyari. So far, we have only identified one, si Jake Esteron, who came from 2207. So, marami pa mga respondents na dapat isama rito at saka ma-identify. If the NBI was able to interview these people, then I think they should be now included as respondents. Sa ngayon, hinihintay nila ang report ng National Bureau of Investigation dahil naniniwala silang mabibigyang linaw nito ang pagkamatay ni Christine. We hope and pray that the NBI result will be more credible. Kasi we saw what they did in General Santos. More than 20 or 30 of them were examining the body for 5 hours. Despite the report of Dr. Sarmiento nga empty ang bladder, the NBI forensics team was able to recover urine. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela ang mga respondent sa Christine Dasera case sa pamilya ng flight attendant na mag-move on na. Anila nakasira na ng malaki sa kanila ang mga nangyari sa nakalipas na halos isang buwan at hindi na ito maibabalik pa. Sa kabila nito, kapayapaan pa rin ang kahilingan ng kampo ng mga respondent dahil pagod na sila sa dami ng issue na ipinupukol sa kanila. Nabansagan ako ng rapist, which is hindi naman ako ganoon. Na itong incident na to, ang daming naging epekto sa buhay, hindi lang buhay ko, pero buhay ng mga kasama ko at mga kaibigan ko. Kaya sobrang sakit po talaga sa puso na mga ginagawa nilang ganito sa amin. And we have fought through and through just to give
Ms. Sharon the peace of mind that she wanted. I hope that she can find it in her heart to accept it, and I hope that she can help us to find the peace in our hearts, because we have been traumatized and tortured and maligned by this experience. Pinirmahan ni US President Joe Biden ang mga kautosang tutugon sa suliranin sa climate change. Kabilang dito ang pagbabawal sa ilang energy drilling. Ito ang balita ni Lena Ramos. Nagbabala si US President Joe Biden sa banta ng climate crisis sa mundo kaalinsabay ng paghahayag ng kanyang mga polisiya upang tugunan ang climate change. Layo ng mga kautusan na itigil ang fossil fuel activities sa public lands at doblohin naman ang offshore wind-produced energy sa 2030. We've already waited too long to deal with this climate crisis. We can't wait any longer. We see it with our own eyes, we feel it, we know it in our bones, and it's time to act. Inutusan nito ang US government na itigil at repasuhin ang lahat ng oil at gas drilling sa federal land, alisin ang fossil fuel subsidies at gawing electric vehicles ang fleet ng mga sasakyan at trucks ng gobyerno. We desperately need a unified national response to the climate crisis, because there is a climate crisis. Nangako ang American Chief Executive ng Environmental Justice upang mabawasan ang hindi balansing epekto ng climate change sa black at brown communities ng bansa sa pamamagitan ng polisiya at pagbabago sa funding. Ginagamit ni Mr. Biden ang kaniyang presidential powers upang gawing central issue ng kaniyang administrasyon ang climate change. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ang Department of Homeland Security ng Estados Unidos ng National Terrorism Bulletin upang magbabala laban sa domestic violent extremist. Walang partikular na plots na nabanggit ang bulletin, subalit tinukoy ang heightened threat environment sa buong Amerika at naniniwalang magpapatuloy ito ng ilang linggo matapos ang inaugurasyon ni President Joe Biden noong January 20. Nakasa din sa bulletin na ang iba't ibang issue gaya ng pagtutol sa COVID-19 restrictions, 2020 election results at paggamit ng pwersa ng pulis ang nag-udyok sa domestic violent extremist. Nilabas ang alert sa gitna ng tensyon kasunod ng Capitol riot ng mga pro-Trump supporter noong January 6. Hindi magre-rekomenda ang Facebook ng political team groups sa kanilang users. Kasunod ito ng mga insidenteng nangyari sa Estados Unidos, bunsod ng mga election protests. Ayon kay Mark Zuckerberg, babawasan na rin ang political contents sa main feed ng users. Kamakailan lamang ay sinuspende ng Facebook at Instagram ang mga account ni dating US President Donald Trump dahil sa ginawang paglusob ng kanyang supporters sa US Capitol. Muling bubuksan ang border ng Queensland sa Sydney, Australia. Ito ang balita ni Nina Bascon. 11 araw na ang zero local coronavirus cases sa New South Wales, Australia at nakontrol na ang COVID-19 outbreak sa Sydney. Dahil dito, bubuksan na ng Queensland ang borders nito sa kalapit na estado simula February 1. New South Wales has recorded no new cases of locally acquired COVID-19 in the 24 hours to 8 o'clock last night, for the 11th day in a row. 3 new cases were reported in overseas travellers to 8 o'clock last night, which brings the total number of cases in New South Wales to 4,907. So, for those viewers that are currently in Sydney and you're looking for an escape, well, there's no better place to come than the tropical far north. I want to see families and friends reunited. Nagpatupad ng quarantine o hard border restrictions ang mga Australian state laban sa mga biyahero mula sa New South Wales dahil sa outbreak sa Sydney noong Disyembre. Subalit ngayon, kontrolado na ang Sydney clusters, kaya kumpiyansa na ang mga estadong magbukas ng borders nito.
Samantala, nagpahiwatig na rin ang southeastern state ng Victoria na babaguhin ang border settings nito sa Sydney sa Biyernes. 22 araw nang walang local cases sa estado na nakatakdang mag-host ng Australia Open Tennis Grand Slam. Nagpatupad ang Victoria ng permit system sa lahat ng biyahero samantalang kinakailangan sumailalim sa coronavirus test ang mga manggagaling sa Orange Zone 3 pagkatapos ng arrival. Nina Bascon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi mga kasangbahay. Dumako na tayo sa ating health update, weather at traffic ngayon pong araw na ito. Unahin na po natin alamin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang mga lugar dito po sa Metro Manila. Tingnan po natin ang sitwasyon sa may bagong baryo sa Caloocan. Kung kayo po ay bibiyahe going po north, dyan sa may Monumento area o kaya ay pupunta ng Valenzuela at Malabon, walang maging problema dito sa may dakong ito ng bagong baryo sa may Caloocan. Yung kabilang side naman, pabalik po ng Muñoz area, wala rin masyadong maging problema, konting build-up lamang dyan sa may area ng Cloverleaf, pero after po niyan ay tuloy-tuloy naman ang inyong pagiging pagbiyahe hanggang makarating po kayo ng Muñoz at dyan sa may area kanto ng West Ave going po ng Quezon Avenue. Tingnan natin ang NLEX. Sa mga lalabas naman ng Metro Manila ngayong araw o ngayong gabing ito, medyo magkakaroon po ng counting build-up dyan sa may area ng Bukawi Toll Booth. Pero after po niyan ay maluwag naman po ang buong kahabaan ng North Luzon Expressway. Para po sa ating weather update, dalawang weather system po ang nakaka-apekto ngayon sa bansa. Patuloy na umiiral ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan sa hilaga po at eastern part ng Luzon habang itong Easterlies naman o yung mainit na hanging galing po sa Dagat Pasipiko ang siya nakaka-apekto sa silangan na bahagi ng Luzon at ng Visayas. Narito pa magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa epekto po ng amihan, medyo malamig po at maaraw naman dyan sa may Tugagaraw, gayon din naman po dyan sa may Baguio City. Sa Metro Manila, magiging maaliwalas din ang panahon. Subalit dyan sa Legazpi, epekto po ng Easterlies, magiging maulan at dyan din po sa may Puerto Princesa. Dyan po sa Visayas at Mindanao, sa Iloilo po, magiging maulan ang panahon. Ngayon din naman dyan po sa may area po ng Cebu, ang Tacloban, magiging maulap at maulan din ang panahon. Kagaya rin po dyan sa may Davao at sa Zamboanga na kung saan makakaranas po ng mga pag-ulan at bugso-bugsong mga pag-ulan dulot naman po ng mga isolated thunderstorms. Para naman sa ating health update, sa Pilipinas po, umaabot na sa 519,575 ang COVID cases at merong nadagdag na 1,169 ngayong araw. Active cases po, nasa 33,427, habang yung recovery naman natin ay nasa 475,596 at meron tayong 60 na new recoveries. Yung deaths po, nasa 10,552 at meron pong 71 na new death cases. Para naman po sa ating global tally, umabot na po sa 100,886,015 itong ating global cases. Global deaths po, 2,174,486, habang yung global recoveries naman po ay nasa 55,915,036. Mga kasangbahay, matapos nating malaman kagabi kung ano itong tinatawag na UK variant ng COVID-19, alamin naman natin ngayon itong tinatawag na South African variant. Maliban po sa UK variant, isa pa ang labis na binabantayan po ng DOH. Itong 501Y.V2 variant na siyang inanunsyo ng South African authorities noong December 18, 2020. Sa mga paunang pag-aaral, sinasabing mas mataas po ang viral load ng South African COVID-19 variant. Dahil dyan, sinasabing mas mataas din ang transmissibility. Halos napalitan na ng araw ng South African variant itong SARS-CoV-2 viruses na lumalaganap po sa mga probinsya ng Eastern Cape, Western Cape at KwaZulu-Natal. Nakikita na ang South African variant sa 10 bansa sa ngayon, ayon po sa ulat ng WHO. Pero ayon po sa mga eksperto, wala pong nakikita na magdudulot ng mas mabigat na karamdaman itong South African variant. Kaya pa rin naman daw maprotektahan ng maraming bakuna sa ngayon ang South African variant.
Pero sa kabila niyan, pina-follow up pa rin ng iba't ibang organisasyon ang mga naturang pag-aaral. Ilang UK scientists ang nagsabing nangangamba sila na baka hindi maprotektahan ang mga bakuna sa Britanya ang kanilang mga mamamayan mula sa South African variant. Patuloy pa ang sinasagawang pagsaliksik dito ng mga eksperto. Bukas po mga sambahay, alamin naman natin yung tinatawag na Malaysian variant ng COVID-19. Yan ang ating health update, weather at traffic. Malapit nang ilabas ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyong magpatupad ng price freeze sa suggested retail price ng baboy at manok. Bunso dito ng nararanasang taas presyo sa mga agricultural products. Kasama sa isinumiting rekomendasyon ay ang ipapataw na parusa sa mga lalabag dito. It's, I think, forthcoming. Pero hindi ko pa po nakikita yung pirmadong EO itself. Nagpadala na ng mga tauhan ang Department of Foreign Affairs sa Syria para imbestigahan ang kaso ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking. Ang DOLE naman hahabulin ang mga recruitment agency na nagdala sa kanila doon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pinalitan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang tauhan sa Embahada ng Pilipinas sa Syria habang iniimbestigahan ito. Hindi kasi agad nakarating sa kaalaman ng kalihim ang kaso ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking na ngayon ay nasa embahada na. Kamakailan lang ay niulat ng Washington Post ang mahigit sa 10 Pilipino na tumakas sa kanilang amo dahil sa naranasang pagmamaltrato at sexual na pang-aabuso. Ang alam ng mga ito ay magtatrabaho sila sa United Arab Emirates gamit lamang ang mga tourist visa, subalit sila ay ibinyahe upang ipagbili sa Syria. Mula pa noong 2011 ay may deployment ban na sa Syria dahil sa gulong nangyayari sa lugar. Pero ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, may ibang rutang dinadaanan ang mga ito. Marami sa ating mga kababayan na nagsumusugal. May mga backdoor, may iba galing Mindanao, dadaan yan sa Palawan, pupunta ng Malaysia, sa Sarawak, then from Malaysia, they go to Dubai. Ayon sa kalihim, ang tulong na maibibigay nila para sa mga biktima ng human trafficking ay papanagutin ang mga recruiter ng mga ito o agency. Sinabi ng kalihim na hindi sakop ng DOLE ang pag-aasikaso sa mga undocumented OFW kundi ito ay trabaho ng DFA. Pag nalaman namin kung ano yung agency na yon, ay either we will cancel their franchise or even sue them for illegal recruitment. Payo ng DOLE na tiyaking lehitimo ang mga kukuning agency para maiwasang mapabilang sa mga biktima ng human trafficking. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang Duterte administration na magkakaroon ng positive economic growth ang Pilipinas sa 2022. Ito ay matapos maitala ang negative 9.5% gross domestic product sa taong 2020, pinakamabilis na pagbulusok ng ekonomiya sa kasaysayan ng Pilipinas bunsod ng COVID-19 pandemic. Bahagya namang nakahinga ang ekonomiya ng bansa sa huling bahagi ng 2020 dahil sa dahang-dahang pagluluwag ng community quarantine. Inaasahan po natin next year, kung patuloy po ang pagbubukas nating ekonomiya, ang estimate po ng ating mga economic planners ay magiging positibo tayo, at hindi lang po yan. Baka tayo makabalik dun sa ating consistent 6% per annum growth. No? Magsisimula ng manungkulan sa susunod na linggo si Lieutenant General Serenito Subihana bilang bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. At sa pag-upo sa pwesto, ang pagsupo sa mga kalaban ng Estado ang nais niyang tutukan para na rin sa matagal nang inaasam na kapayapaan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Long and lasting peace. Ito ang nais na ibigay ni incoming Armed Forces of the Philippines Chief of Staff
Lieutenant General Cirilito Sobihana sa mamamayang Pilipino. Kaya naman, sa pag-upo niya sa susunod na linggo bilang 55 pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tututukan niya ang pagsugpo sa mga kalaban ng Estado. We have identified the enemies of the state, which we are going to focus our actions without losing sight to the economic factor, which is the more sustainable solution to the problem. Sinabi pa ni General Sobihana na bubuklo rin niya ang mga stakeholders para sa seguridad ng bansa. I am also looking forward for a better convergence among all stakeholders. At we should recognize that security is everybody's responsibility. Nagpasalamat din si Sobihana sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Pangulong Duterte. I'm very much thankful to our President for the trust and confidence on my capacity to lead the armed forces of the Philippines. Ikinatuwa naman ang buong puwersa ng AFP ang pagtatalaga ng Pangulo kay Sobihana. Sa inilabas na pahayag ni AFP spokesperson, Major General Edgard Arevalo, isang magaling na opisyal si Lieutenant General Sobihana. Respetado din ito ng mga kapwa sundalo dahil sa kanyang maayos na track record. Ang mista ni Lieutenant General Sobihana na si PNP Chief Police General De Bolsinas nagpahatid din ng pagbati sa heneral. Sinabi ni General Sinas na magsisilbing inspirasyon sa mga batang opisyal ng AFP at PNP ang galing sa pakikipaglaban ni Lieutenant General Sobihana upang makamit ang katulad na parangal na Medal of Valor. Sinabi pa ni General Sinas na magkatulong nilang isusulong ang pagkakaroon ng kapayapaan sa bansa. Si Sobihana ay naging commander ng Civil Military Operations Group ng Philippine Army. Pinamunuan din niya ang Joint Task Force Sulu at ang Western Mindanao Command bago naging commanding general ng Philippine Army. Si Sobihana ay mula sa PMA Hinirang Class of 1987 at may 6 na buwan pa sa serbisyo. Ang kanyang mandatory retirement age ay kasabay ng kanyang 56 na kaarawan sa Hulyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Uminit ang ulo ni Senator Richard Gordon sa Land Transportation Office o LTO dahil sa mabagal na paglalabas ng bagong motorcycle plates na layong makatulong sa paghabol ng riding in tandem. Samantala, napagsabihan din ng ilang senador si PNP Chief De Bolsinas dahil sa tila pagbaliwala umano sa Senado sa pagdinig sa sunod-sunod na insidente ng pagpatay sa bansa. Tinalakay ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang sunod-sunod na insidente ng walang habas na pagpatay sa bansa. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Sa simula pa lang ng pagdinig, napuna agad ni Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson Richard Gordon ang hindi pagdalo ni PNP Chief General De Bolsinas, lalo't may mga ilang tiwaling miyembro ng pulisya ang sangkot sa mga kaso ng pagpatay. Ayon kay PNP Directorate for Investigation and Detective Management Director Police Major General Marnie Marcos na siyang pinadalo sa pagdinig, nasa ibang aktibidad umano si General Sinas. Hindi ako nagpapaimportante dito. But please have a proper excuse if you feel that this is a matter that we're going to discuss is important to the PNP. Mahiya tayo. Alam mo, pakasabihin ng Senado, ini-snub ninyo yung, hindi nyo binibigyan ng weight itong invitation namin. Matapos tawagan, humabol si General Sinas at humingi ng paumanhin sa mga mambabatas. Pasensya na, I'm very sorry sir, hindi po kagad ako naka-join sir. Sana maintindihan nyo po kami sir at mabuhay po kayo. Binalikan ni Gordon ang mga insidente ng pagpaslang gaya ng pamamaril kinatanawan si City Mayor Antonio Halili sa Batangas, dating sundalo Winston Ragos sa Quezon City, pagpatay sa 4 sundalo sa Hulusulu, mag-asawang San Celan sa Negros at ang mag-inang Gregorio sa Tarlac. There's just too many of them. This pattern of killings ay talagang umaalinghausan ng impunity. Lumalakas ang loob ng mga mamamatay tao. Sa datos ng kanyang tanggapan, mula Enero 1 ngayong taon, umabot na umano sa 20 ang napaslang at karamihan kagagawan umano ng riding in tandem.
Kaya naman nadismaya ang ilang senador sa Land Transportation Office dahil sa mabagal na paggawa ng mga mas malaki at makabagong motorcycle plates para sana makatulong sa pagtugi sa mga suspect. Hindi anya ito katanggap-tanggap dahil taong 2019 pa nang maipasa ito sa ilalim ng Motorcycle Crime Prevention Law. Paliwanag ng LTO, nasa 1,000 motorcycle plates pa lamang ang nagagawa sa mga planta. Binago ito kalaunan at sinabing 1,000,000 na umano ang kanilang napoproduce. Hanggang ngayon, wala pa. 1,000 plates? Ano ba yan? That's why we have a lot of killings using motorcycles. We have an existing verification of existing motor vehicle registration po that is already in place. Sa kabila nito, susulat umano ang komite sa Department of Transportation at kay LTO Chief Edgar Galvante upang magpaliwanag kung bakit hindi ito dumalo sa pagdinig at ang hindi umano pagpapatupad sa batas. Plano rin ni Gordon na magsagawa ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Tinayak naman ni Sinas na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP Highway Patrol Group sa LTO. Samantala, isang panukalang batas din ang ihahain ni Gordon upang maamyandahan ng batas na nagpapahintulot na promote ang mga miyembro ng pulisya kahit na may kaso. Ito'y matapos muling ma-question ng mga senador kung bakit nakabalik pa sa serbisyo si Police Senior Master Sergeant Janelle Huesga sa kabila ng mga kasong kinaharap nito noon. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman Vitaliano Aguirre, nakasaad sa Republic Act 9708 na maaari pa rin ikonsidera para sa promotion ang isang pulis kung hindi pa rin nareresolba ang kaso nito pagkatapos ng 2 taon. Pag-aaralan naman ang paglipat ng PNP Internal Affairs Service sa NAPLCOM at magbibigay kapangyarihan sa PNP Chief na agad na makapag-dismiss ng mga miyembro ng pulisya. Jorgin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 500 Ilonggong nakilahok sa COVID-19 vaccination simulation exercises ng Iloilo City Government kaninang umaga. Ang mga participants ay tinurukan ng flu vaccine. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Naghahanda na ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa mass vaccination program oras na maging available na ang bakuna sa lungsod. Kaninang umaga, isang COVID-19 simulation exercise ang isinagawa sa isang universidad sa lungsod kung saan 500 ang lumahok at mahigit 100 vaccinators ang idineploy. Ang mga participants ay mula sa Public Safety and Transportation Management Office, General Services Office at mga residente sa iba't ibang barangay sa lungsod. 100 lamang ang aktual na tinurukan ng flu vaccine para lamang maranasan ang procedure ng pagbabakuna. Nais malaman ng COVID-19 team kung gaano katagal magturok sa bawat individual at ang kabuuan ng vaccination program. After sini, may post-evaluation kita, may makritik sa aton. No, sa critiquing naton, da nato makita kung anong observation na kailangan nato improve. First pa lang sa mga series of SIMEX naton. Sa simulation exercises kanina, dumaan sa screening ang mga participants kabilang na ang pagkuha ng kanilang blood pressure at body temperature. Pinapirma rin ang mga ito sa consent form. Patuloy pang nagsasagawa ng assessment ang mga otoridad kung ano ang mga kakulangan at mga dapat pang i-improve sa vaccination rollout. There are glitches, no? Which we have to clear out. Parang mas manami naging kung actual vaccination. We will finalize our immunization plan, which we will present to WHO and to DOH. Noong nakaraang buwan, pumirma sa isang tripartite agreement sa AstraZeneca ang Iloilo City para sa advance purchase ng 600,000 vials ng AZD-1222 vaccine para sa 300,000 na residente o 60% ng kabuuang populasyon nito. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanap mo ba ay malamig na klima at overlooking view? Puntahan ang bagong paboritong pasyalan ng mga turista sa Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Magandang view
easy access, hindi malayo at mahirap akyatin. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit dinarayo ngayon ng mga turista ang Bigos Hills sa bayan ng Doña Remedios, Trinidad sa Bulacan. Tiyak na mag-e-enjoy ka at babalik-balikan mo itong Digos dahil sa may kitsampu ang Budik dito kung saan makikita ang paligid ng bundok ng Sierra Madre, Nueva Ecija, Bulacan at Pampanga. Hindi ka mapapagod sa pag-akyat ng bundok dahil 3 minuto lang ang iyong lalakarin mula sa bypass road papuntang Digos Hills. Itong Digos, pinangalan ko sa father ko. Rodrigo Aquino ang pangalan niya. Binabalik-balikan dito ng tao yung tulad ng view natin, yung mga kabundukan. At pag pumunta sila rito, pagbaba nila ng sasakyan, ito na, hindi na sila maglalakad. Ito ang binabalik-balikan nila rito. Sa halagang 50 pesos na entrance fee, ay masisilayin mo na ang makapigil hiningang overlooking view. Upang masulit ang pagbisita at makita ang kaakit-akit na pagsikat at paglubog ng araw, maaaring mag-overnight dito. Kasi easy access lang siya. Tsaka wala ka na masyadong aakyatin, pwede na yung motor. Pero maganda yung view niya. Hindi naman delikado kasi malawak naman siya. Tsaka may social distancing. Nakaka-relax pa, nakakalimutan mo yung pandemic na sakayan natin. Malayo ka sa kabiyasnan para makapag-relax. Masarap yung hangin, maganda yung malayo sa pollution. At hindi lang yan, dahil sa malawak at magandang view, perfect ang lugar para sa mga mahihilig magpa-picture taking. Paalala sa mga turista na nagpaplanong bumisita rito, bawal manigarilyo at magkalat ng basura upang mapangalagaan at mapanatili ang kagandahan ng lugar. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kung kayo mga kasambahay ay may-ari ng isang negosyong lubhang apektado ng kasalukuyang pandemya, may alok na tulong sa inyo ang Small Business o SB Corporation. Yan ay sa pamamagitan ng COVID-19 Assistance to Restart Enterprises o CARES. Alamin ang mga benepisyo ng CARES dito sa atin to. Hello mga kasambahay, alam niyo ba na ang SB Corp o Small Business Corporation ay may serbisyong pagpapahiram ng puhunan? Pwede itong gawin online. Mag-log on sa brs.sbgfc.org.ph para mapunta sa CARES Bayanihan 2 Borrower Registration System. Sa bugad ng website ay may terms and conditions. Basahing maigi ang terms and conditions at kung sangayon ka, i-click lang ang I Agree button. Ang ibig sabihin ng CARES ay COVID-19 Assistance to Restart Enterprises. Ang CARES ay ang Enterprise Rehabilitation Financing Program ng pamahalaan na may layuning magbigay ng tulong pinansyal o financing assistance sa mga enterprises o negosyong apektado ng COVID-19 pandemic. Kung mag-scroll down ka, malalaman mo ang mga hakbang kung paano mag-apply sa borrower system. Una, gumawa ng isang online account. Siguraduhin tama at eksakto ang impormasyong ilalagay para hindi magkaaberya ang iyong aplikasyon. Ikalawa, start the application process. Kapag nakagawa ka na ng online account mo, mapupunta ka sa pahina ng application process. Kailangan mo rin ihanda ang ilang dokumento na i-attach sa iyong online application. Ang mga requirement na kailangan ay fully accomplished loan application, one government-issued ID with picture, proof of permanent business address. Click finish kapag tapos ka na. Kapag nagawa mo na ito, isang SB Corp account officer ang tatawag o makikipag-ugnayan sa iyo para talakayin ang iyong aplikasyon. Maaari rin mag-request ito ng karagdagang impormasyon o dokumento kung kinakailangan. Tandaan lamang na lahat ng applications ay subject o isa sa ilalim sa loan credit criteria at policies ng CARES program. Kung may katanungan patungkol sa programang ito ng pamahalaan, ay maaari magpadala ng email sa cares@sbgfc.org.ph. Kung gusto niyong malaman ang iba pang impormasyon patungkol sa Small Business Corporation, bumisita lamang sa website na sbgfc.org.ph.
babala ng SB Corp, mag-ingat sa mga mapagsamantala. Makipagtransaksyon sa SB Corp Account Officer, P3 Coordinator at TTI Negosyo Center lamang kahit pa ito ay text o Facebook message dahil ang anumang transaksyon o kaya ay application na hindi dumaan sa mga account officer ay hindi mapoproseso. O yan mga kasambahay, may tulong na alok ang pamahalaan. Tsaga lang sa pagpupursigi ngayong may pandemya. Dahil, pag may tsaga, may pagpapala. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito'y ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, anuman ang iyong relihiyon o lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.